sa relief efforts ng DSWD, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, Disaster Response Management and OSEC Concerns, at tagapagsalita ng DSWD, OSEC Dumlao. Magandang tanghali po. Kumusta po kayo? Kaya pa? Magandang tanghali, Ma'am Nina and OSEC Weng. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Yes po, lagi pong nakahanda ang DSWD at lagi pong kinakaya ng mga angels in red vest ang ating pong mga tungkulin. OSEC, ano po specifically ngayon ang mga natatanggap na tulong o assistance ng ating mga kababayan na sinalanta ng Bagyong Christine? Well, Ma'am Nina, dahil kasalukuyan nasa response phase pa din po tayo, so ang mga ipinapamahagi ng DSWD sa mga affected populations ay yung mga food and non-food items, at din yung mga assistance under the assistance to individuals in crisis situation. At karagdagan po dyan, of course, yung provision ng psychological first aid, na bahagi rin ng mga isinasagawa natin yung activities as lead in camp coordination and camp management and in the protection of the internally displaced persons. So patuloy pa rin ang ating pungahensya sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan na naapektado, naapektuhan nga ng Bagyong Christine, para po ma-sustain natin yung pong pag-augment ng mga resources nila at matugunan nga po yung mga pangangailangan nating mga kababayan, lalong-lalo na po sa pagkain at mainom na tubig. Okay, paki-describe nga po, OSEC, kung ano ang istorya o ano mga pinagdadaanan ngayon ng ating mga kababayan na humihingi po ng tulong sa inyo. Well, actually, Ma'am Nina, no, I'd like to apologize dahil nung Friday medyo hindi maganda yung signal, so naputol yung interview. But we were in Nagad last week at nakita nga po natin yung isinasagawa rin ng mga strategies ng mga iba't ibang mga local government units para nga po maipaabot yung tulong na binibigay ng national government, again as part of our augmentation support to the local government units. So, like in Naga, no, dahil meron pang ambaha in most areas, ang ginagawa po nila ay isinasakay yung mga family food packs po natin, at gamit po yung mga rubber boots ay nagsasagawa sila ng house-to-house distribution ng mga food and non-food items. At gayon din po, sa mga evacuation centers ay makikita na nagtutulungan yung iba't ibang mga opisyal para maayos na maipahatid yung tulong sa ating pong mga kababayan. And we know kahit na may mga challenges in terms of yung pagpapahatid nga ng tulong, nakikita natin kung paano nga po nakakapag-strategize ang ating mga local partners so that help will really be delivered to those most in need. So, OSEC, kumusta na po ang pamamahagi ninyo ng food and non-food essentials sa mga evacuees? At sapat po ba ang mga ito sa mga susunod pang araw at gaano ito ka-accessible at tuwing kailan sila makaka-access nito? Yes, sa kasalukuyan, OSEC, well, nasa mahigit 609,000 na po ng mga family food packs yung nairis natin sa mga local government units, again as part of our augmentation support po sa kanila. Gayun din po, nakapag-release din tayo ng mga non-food items, and of course, we were able to distribute also cash relief assistance and burial assistance under the assistance to individuals in crisis situation. May mga pamilya po kasi na may mga miyembro na pumusay, bunsod nga po ng epekto ng Bagyong Christine, at nag-assist po tayo sa kanila by providing burial assistance. Gayun din po, like in Calabarzon, no, in Agoncillo, tayo po ay nakapaghatid nga ng burial assistance. At the same time, yung mga social workers po natin who are present on the ground ay nakapagsagawa rin, no, ng psychological first aid dahil nire-recognize natin na may mga, may, of course, yung naramdaman o na-experience po ng mga kababayan natin has caused extreme trauma to them. So, isa po ito sa dun sa mga interventions na isinagawa natin. Now, kung ma-recall nyo po, sabi nga natin prior to the impact of or prior to Christine's havoc, no, to the country, meron na po tayo mga preposition ng mga goods sa iba't ibang areas dito sa ating bansa. Meron po tayong mga stockpile sa mga regional warehouses and sa mga last miles. So yung mga local government units na nag-request po ng augmentation mula sa DSWD, nakapag
pick up po sila ng mga food packs dito sa mga stockpiles natin, sa mga hubs, sa mga spokes and last miles. And gayon din po, as we continue to do our response operations, ongoing pa din yung ating production sa ating National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center para nasusustain natin yung pong pagpapahatid ng tulong. Ibig pong sabihin, habang nagre-release tayo sa mga LGUs, may paparating pa no, ng mga karagdagang mga food packs para nga po matiyak na nagpapatuloy yung pating pong pagsuporta sa mga local government units. In fact, we are in close coordination with the OCD, yung logistics cluster ng NDRIMC, para po patuloy tayo no, na makapagpahatid ng karagdagang mga food packs at gayon din yung mga mainom na tubig doon, lalong-lalo na nga po sa Bicol. So ito po yung mga estratehiya na isinasagawa natin. Talagang tinatap natin yung mga assets from the national government and likewise from the private sector. Nagtutulungan po tayo para nga po matiyak no, na maayos at tuloy-tuloy yung pagpapahatid ng tulong. ASEC Irene, napapanood rin po namin at naririnig sa mga interviews on the ground na mayroon pa rin pong mga isolated areas dyan sa Bicol, sa Camarines Sur, pati rin po sa Batangas. Paano po natin ito nare-reach at gano'ng katagal kailangan po maghintay ng ating mga kababayan bago po dumating sa kanila yung kanilang kinakailangang relief goods dahil hanggang sa ngayon may iba pong isolated areas na wala pa rin pong natatanggap? Yes. Kagaya nga po ng nabanggit ko, Ma'am Nina, ang mga local government units ay nagpipick up po ng mga goods natin, mga food and non-food items mula po sa ating mga warehouses. And then, in-strategize mo, in-schedule po din nila papaano makapagpahatid nga ng tulong dun sa mga iba't ibang mga lugar sa kanila pong mga areas of responsibility. So, gaya nga po ng na-witness namin na last week, meron pong mga nagsasakay na sa mga rubber boats. Gayon din po ay may mga trucks din po sila na ginagamit para nga po makapagpahatid ng tulong at in-house to house. That's one of the house-to-house is one of the strategies that they are doing para talaga makapagpabot ng tulong kahit pa nga may matataas pa yung baha in some areas ay talagang sinusuong po nila yan para makapagpahatid nga ng mga pagkain at mainom na tubig doon sa ating mga kababayan. So ang assurance naman po ng DSWD, ang mga resources po ay nandyan. Makipag-ugnayan lang po sa ating mga lokal na pamahalaan para maging maayos yung pong pagpapahatid ng tulong at mapabutan po kayo no, ng assistance mula po sa ating pamahalaan. So ASEC, ito po, paglilinaw lang dito sa humanitarian at financial assistance ng DSWD. Nasa magkano po ito at paano po sila makipag-ugnayan si DSWD para rito? Well, ngayon nga, ASEC, dahil na sa response phase po tayo, no, ang mga una talaga na ipapahatid ngayon ay yung pong pagkain, mainom na tubig, and yung mga non-food items. Of course, ina-acknowledge naman natin na may mga sitwasyon po na kinakailangan talagang makapag-implement tayo ng ibang interventions, kagaya nga po ng assistance to individuals in crisis situation, dahil may mga kababayan po tayo na pumusay dahil nga po sa epekto ng bagyong Christine. But as we enter no, yung early recovery phase, dahil nga rin may mga ibang trigger mechanisms na, may mga ibang LGUs na nagdeklara na rin ng state of calamity. And of course, kapag nakapagsagawa na rin ng rapid damage assessment and needs analysis ang mga lokal na pamahalaan, makikita po natin kung ano pang mga interventions na maaari nating maipahatid. Ang isa nga po sa mga programa ng DSWD na maaari nating maitupad, bahagi na rin ng ating early recovery under the disaster response management ay yung pong emergency cash transfer o yung pagsasagawa ng cash for work. Ito po ay mga tinitingnan natin mga interventions and in close coordination with the local government units ay titingnan pa natin no, kung paano ito may implement and we will identify also the amount that will be released per beneficiary that is of course based on the existing guidelines on the implementation of the ECT. ASEC, Irene, panghuli na lang po at mabilis lang po dahil may susunod pa ang DOH, makakausap po namin. Ano po, pwede po malaman muli ano po ang laman ng mga food and non-food essentials, how long will this last? At pagka naubos na po ito, kailan na uli nila matatanggap yung susunod na ayuda?
Yes, ang family food pack po ng DSWD ay naglalaman ng 6 kilograms na rice, 10 assorted tin cans, meron po yan na corned beef, meron din pong tuna flakes in oil at 2 lata ng sardinas. Meron din po yung 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets ng choco milk. A food pack can last for 2 to 3 days and is good for a family of 5. So, upon the request of the local government units para sa karagdagan pong mga food packs, ay siya naman pong isasagawa ng, siya naman po ang magiging basihan, no, ng DSWD sa pag-release ng mga karagdagan pong mga food packs. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, Disaster Response Management and OSEC Concerns, Assistant Secretary at tagapagsalita ng DSWD. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang tanghali.